right, so kami ay papunta ng Asul na Talon Falls, pero before namin gawin puntahan yung Asul na Talon Falls, magkapakain muna kami ng fish. Lamang fish lang ganyan. Lamang fish! Lamang pagkakaya! Yan yung mga panggayak sa bulaklak. Okay, so first na gagawin dito sa lugar nila ay fish feeding. For only 5 pesos. Okay, yung fish feeding is 5 pesos. Magkano kaya pag nag-order ng fish? Ayan, bibili kami ng halaman for 5 pesos. Mag-fish feeding din for 5 pesos. And then pwede rin fish feeding for 5 pesos. So lahat 5 pesos. Pero may mga halamang ano, medyo pricey naman kasi kakaiba naman yung halaman. Kaya si Kuya, ayan, mabilis lang sa kanyang mag-cut ng halaman. And bibit-bitin namin yon pababa. So ang tawag daw sa halaman na yon ay green line for 5 pesos. Actually marami pa dito pwedeng makita. And then nasabi nila, nagbebenta rin daw sila ng mga isda. Pag malalaki na, kasi yung mga nakita namin dito, medyo maliliit pa siya and kinuha doon nila yon sa Kalawan. And nakakatawa lang na mayroong ganitong ano, ganito dito sa bundok. And sila lang yung halos na nakatira dito. And yung source ng water, hindi na nila problema kasi doon lang sila kukuha sa waterfalls ng tubig. Marami din ditong kamoteng kahoy, kamote, langka, santol, kamyas. Yun lang yung mga puno na familiar ako. Kaya sagana sila dito sa bundok. From Hagdang Bato Falls to Asul na Talon Falls, maganda na yung nilalakaran namin. So medyo patag na siya. Tsaka hindi na masyadong malalim yung mga ilog. And at the same time, marami na kaming nakikita ang mga bahay-bahay. So lumampas na kami ngayon ng barangay hall at saka ng isang elementary school. Pero ang napansin namin, wala na kami sa Siniloan. So nandito na kami ngayon sa Fami Laguna. Ang layo na pala ng nilalakad namin. So, nanggaling lang kami sa Siniloan. And then, itong nilalakaran namin ngayon ay Fami. So, magkatabi naman yung lugar na yon, Fami tsaka Siniloan. Kaya, huwag kayong magugulat na biglang nasa ibang bayan na pala kayo dito sa Laguna. So, nakita nyo yon. So, sobrang ganda. And mamamangha ka na lang na meron palang ganitong lugar dito sa Siniloan. And parang natatago siya. Ang sarap balikan. Kaya lang, papunta kasi kami ngayon ng ibang falls kaya hindi kami makapagbaba dun. But pag may pagkakataon, mukhang kulang yung isang buong araw dito. Mukhang magandang sagarin na ng dalawang araw. In fact, marami pang pwedeng pasyalan dito. Eh, so habang naglalakad kami dito, so marami kayong makikitang ganito. Ayan. Ang tawag daw dito ay pako. Ito daw yung pwedeng gawing salad. Nakakain daw. Hindi pa kasi ako nakakatikim halos nito. Pako. So, ayan o. Sa lahat ng gustong kumuha, kumain ng pako, dito para lang siyang damo. Galay, gusto mo pati yung chinelas mo, tanggalin na. Nagbibidyo ka pa dyan, ha? Ito, Ano saan? Ang lapitin mo naman sa ganyan! Oh, maraming Limatik attack. Kasagan meron! So, Limatik check. Ayoko ng Limatik. So, dito sa area na ito, marami na kaming mga nakakasulubong. Kaya, ayan, para kaming para kaming mga lokal na dito. Kasi dun sa mga una namin napuntahan, talagang kami lang yung tao. And ito, marami ng mga naliligo dito sa mga nadadaanan namin. And
sobrang linis din naman ng mga tubig dito sa ilog dito sa Siniloan. So kanina dumaan tayo ng Fami, and then Siniloan na ulit itong nilalakaran namin. So dito sa Asul na Talon Falls, yung ibang lokal dito na nakasalubong namin, so tinatawag din nila itong Tago Falls. Meron naman nagsabi sa akin na nakasalubong ko Umit Falls. So marami silang tawag sa falls na ito, pero ang itatawag ko na lang is kung ano yung nabasa ko nung una, which is yung Asul na Talon Falls. And ang in-expect namin talaga dito, Asul yung water. Pero pag lumapit ka, medyo color blue naman talaga siya. And sobrang lamig ng tubig dito. So kaya ang sarap magtambay. Kaya dito maraming mga nagsuswimming din from the local nila dito. Kaya pag pumunta kami doon, sobrang daming bata. And hindi naman problema yung sa space, kasi malawak yung lugar talaga dito. So we chose na doon kami magsisi isang falls na mas nauna pa naming nakita. And kahit naman saan kang area pumunta rito, ganun pa rin naman yung experience pag nandito ka na sa Asul na Talon Falls. Ang paghahandaan nyo lang talaga dito, one is yung Limatik. So hindi ko alam na meron na pala akong Limatik sa paa, and hindi ko talaga gusto ang Limatik. So for those na pupunta dito, tingnan nyo yung katawan nyo kung may Limatik, and mag-research din kayo kung paano may iwasan yung Limatik. Kasi for me, akala ko wala talaga, kasi pag nagpupunta ko ng Siniloan, sinasabi meron, may nakikita ko, pero walang lumalapit sa akin. Pero this time, merong nasa paa ko na lumaki na siya. Siguro marami na siyang nakuhang dugo mula sa akin. And then pagpupunta kayo dito, hindi ko talaga namalayo yung oras, kasi ang dami mong nakikita sa paligid. Katulad ng mga nakita nyo previously sa video na ito, sobrang ganda dito sa lugar na ito, and sobrang linis ng ilog. Kaya for those na gustong bumisita ng Asul na Talon Falls, doon kayo pupunta sa trekker spot. Actually, hindi ko masyadong maintindihan yung mga area dito, pero we started from trekker spot. Doon kami kumuha ng guide. Wala rin kaming mga nadaan ng pagkain dito or mga tindahan, kaya ang maganda talaga magbaon kayo ng sarili nyong pagkain tsaka ng water. So far, enough pa naman yung tinake out ko sa fast food tsaka yung water na kinuha ko. And after this, so tapos na yung tour natin dito sa Siniloan. So for those na pupunta ng Siniloan, very popular yung Buruwisan Falls at saka iba't iba pang area dito, pero marami pa kayong dapat ma-discover, most especially dito sa barangay Magsaysay ng Siniloan. And para sa mga nagmo-motor, nagbabike, pwede rin naman, meron kaming parking. Actually, four-wheel nga yung gamit namin, and kung ano man yung gamit yung sasakyan, meron pa rin namang space doon na pwede nyo mapag-parkingan. Kaya don't miss visiting these three waterfalls dito sa Siniloan.